isa lang. Dito ang pwede lang po ay 0. Sa pangalawa naman po, ang pwede lang ay 9. Kaya po, tag 1 lang yung sinulat natin sa unang pangalawang place. Dito po sa una at pangalawang place. Ngayon sa third place po natin, pangatlong number, pwede na po dyan mula po 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 10 po as well as the next digits. Sa mga susunod pa, pwede na. Pwede na 0 dito, 1, 2, 9. 0, 1, 2, 9. So, 10 times 10 times 10 times 10. Hanggang dito po sa pang 11 digit number, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 digit po yan. Kapag ka pinag-multiply po natin lahat, we have 1 billion. Kung ipamimigay po or ibebenta lahat ng SIM or cellphone numbers po, ano, sama-sama na po yan. TM, Globe, we have the Talk and Text, we have the Smart, Sun, ano pa? Cherry Mobile, o kahit ano pong number. So, an estimate, we have 1 billion numbers. Okay. Then next, we have the N factorial. N factorial po, the definition is the product of the positive integer n and all the positive integers less than n. Okay, so n factorial, yung pong may padamdam na symbol. Sa math po, factorial yung tawag doon. So, equals n times n minus 1 times n minus 2 and so on. Ayan po. Example, ang given po natin ay 5 factorial. So, ang n po natin, ayun, 5. Ito po yung given. Tapos, n minus 1, ano ba yung n minus 1? 5 minus 1, 4. Dito po, 5 minus 2, 3. Pababa lang po ng pababa. So, kung mas madadalian po, ganun lang po. Pagka nakakita ka ng 5 factorial, from 5 hanggang 1 po yung pag-multiply. So, kapag kami multiply mo, 5 times 4 times 3 times 2 times 1, it is equivalent to 120. And then we have the permutation. So, permutation of objects refers to the different possible arrangement of a set of objects. The number of permutation of n objects n taken r at a time is given by the formula permutation of n objects taken r at a time equals n factorial over n minus r factorial, where n is greater than or equal to r. Kapag ang given po natin sa n ay 5, pwede din pong maging 5 yung r po natin. Kasi meron po siyang is greater than or equal to. Pero bawal pong maging mas mataas yung r, value po ng r natin kaysa sa value ng n. Ngayon po example, ayan. Combination lock or pin code. Yung combination lock po na binabanggit po, dapat pala ang tawag, it must be called a permutation lock. Bakit po? Okay. So kapag ka pinaghanap ka, so sa pin lock na lang po, sa cellphone na lang, 'di ba? Ang pin lock po natin, we have the 4 digit numbers. Apat po 'yon. Ngayon, sa 4 digit numbers po natin, 4 digit po 'yung pin lock natin. So dito po, for example, ang pin lock mo ay 4 3 2 1. Example lang po 'yan. Ngayon dito, sa una pwedeng from 0 to 9. From 0 to 9, that is 10 numbers. Tapos, dito din po, pwede ulit 10 numbers. Kasi pwede namang umulit kapag gumawa ka ng pin, di ba? Okay, sa pangatlo din, pwedeng 10 numbers from 0 to 9. As well as dun sa pang-apat. So, kapag ka minultiply mo, 10 times 10 times 10 times 10, we have, ilan yan? Okay, 1,000, we have, eto po, 10 times 10 is 100, and then times 10 po natin, magdagdag ka ng 0, so that is 1,000 times 10 po, magdagdag ulit ng 0, we have 10,000. So 10,000 po yung possible outcomes po or possible code na gagawin or pwedeng gawin doon sa pin code.
dun sa apat na number sa PIN code mo. So, naka-note po dyan, kapag ka po permutation, 1234 PIN. Kung ang PIN mo ay 1234, hindi po siya kaparehas ng 4321. Magkaiba po yan. Kasi ang susunod po natin, ang combination po kasi madidiscuss sa kasunod po, iba po kasi yung meaning. Kapag ka kasi sinabing combination, yung pong 1234 ay parehas lang ng 4321. Regardless of the order, parehas lang. Pero kapag ka permutation ang pinag-usapan, yung 1234 na pin mo, hindi siya parehas ng 4321, 2314 or 3241. Kahit na iba-iba po yung number na yan. Or pare-pares lang ng number na ginamit, magkakaiba lang ng order. So dito po sa permutation po natin, the order does matter. Permutation, order does matter. Okay, we move now in combination. The number of ways of selecting from a set when the order is not important. Hindi daw po importante. The number of combination of n objects taken r at a time is given by... Okay, the combination, letter C, of n objects taken r at a time equals n factorial over n minus r factorial, nadagdagan lang po, times r factorial, where n is greater than or equal to r. Katulad lang po ng formula kanina sa permutation, ang nadagdag lang po sa ilalim is the r factorial. Okay, example po natin, pizza toppings. So, sa pizza po, pwede ka maglagay ng toppings na cheese, bacon, ham, and hot dog. Parehas lang po yan na kung ang ilalagay mo pong toppings mo ay hot dog, ham, bacon, or cheese. Kahit ano po yung order nung nilagay mong toppings, yung apat na yon, yun pa rin po yung makikita mo sa pizza. Okay, so let us compare permutation and combination. So, permutation po, kanina nabanggit ko, order does matter. Then, we have president, vice president, secretary. Bakit po? So, kung ang president nyo ay si NJ, ang vice president nyo ay si Jerby, ang secretary nyo ay si Jewel, hindi po yun parehas na ang president nyo ay si Jerby, ang vice ninyo ay si Jewel, at ang secretary ninyo ay si Neil. Magkakaiba po yun dahil may position. Hindi po pwedeng magkapalit-palit. Or I mean, pagka nagkapalit-palit, iba na yung order po nun. Kaya order does matter, bilang po siya sa permutation kasi hindi po magkakaparehas ng position. Okay, next. First place, second place, and third place. So, kapag ka first place ka, ikaw po yung panalo. Tapos second place, pangalawang panalo. Third place, pangatlong panalo. Kung ang first place po ninyo, ang una po natin nanalo ay si NJ. Ang pangalawa po ay si M. At ang third place po natin ay si Ian. So, hindi po yun parehas ng si Ian po yung first place, second place po si NJ, tapos third place po si M. Magkaiba po yun. Okay, then next, ayun po yung kaninang example ko, yung combination of ALAC must be a permutation of ALAC. Kasi dapat tama po yung place or order ng nilagay mong number para makuha mo yung tamang code. Okay, computer programming. So, yung sa computer programming po, ayan yung sa binary ninyo, ayan yung mga command yata na nilalagay po ninyo sa computer. So, kapag ka nagkabali-baliktad yung numbers mo na 101010 na yan, mamamali ka po ng command. Mamamali ka na ang gawa sa program po. Okay, batting order of a baseball team. So, dito po, sa batting order, dapat tama yung magbabat. Kasi kapag ka nagkamali, baka meron po silang, antag dito, foul. Okay, telephone numbers or cell phone numbers. Ayan po yung kanina katulad ng in-example ko sa, katulad ng in-example ko dun sa fundamental counting principle. So, ang cell phone number po natin, magkakaiba po yan. Hindi po pare-parehas. Kung ang dulo ng number ko ay
300, hindi po yun parehas ng 003 or 030. Hindi po parehas yun kahit na parehas lang ng ginamit na number. Magkaiba po yun. Kaya dapat kapag ka nag-dial ka ng number, tama. Kaya nga kung minsan naro-wrong dial ka po dahil mali po yung na-type na number, kaya po dapat sa permutation, tama yung naisulat mo. And then last one is the license number. Kapag ka po license number, katulad po nun sa mga teachers, magkakaiba po ng license number yan. Hindi po kami pare-parehas. Magkakaiba po. Kaya order does matter. Kung ang dulo ng number nung sa akin ay 6, 6 at 7, hindi po yan parehas ng 7-6. Okay, so combination naman po, kung order does matter po dito, doon sa permutation, sa combination, order does not matter. Hindi po mahalaga yung order. So, picking 3, advisory board. So, dito po, for example, pipili ka lang ng representative, tatlong representative sa klase. Kung ang pinili mo po ay si Ian, si Siron, at si... si Tenten, so parehas lang po yan ang pinili mo ng board ay si Tenten, si Ian, tsaka si Siron, parehas lang po yun. Okay, then next, picking 3 representative for MTAP. Yung MTAP po, math challenge po yan. So yung nilaban ko po nun sa MTAP ko, si Pia, si Athena, tsaka si MJ. O, so parehas lang po yun ng MJ, Athena, at Pia. Or Athena, Pia, MJ. Parehas lang po yun. Wala pong order does not matter. Sila pa rin yung lalaban sa MTAP. Okay, pero kapag ka nagkaroon na sila ng place, ayun po, dun na po magkakaiba-iba. Dun na po yung papasok yung permutation. Then, grapes, apple, and banana in fruit salad. So, kahit ano yung unang ilagay mo, kung apple man yung inuna mo, tas pangalawa yung grapes, pangatlo yung banana, pares lang na nauna yung grapes, pangalawa yung apple, pangatlo yung banana. Or nauna yung banana, pangalawa yung apple, pangatlo po yung grapes. Parehas mo lang na makikita yan sa fruit salad. Okay? So, order does not matter. It is considered as combination. Okay, lottery numbers. Kapag ka tumataya ka po sa loto, yung numbers mo po, kahit balibaliktad po yan, basta natamaan mo yung tamang numbers, panalo ka pa din. Sa bingo po. Okay, sa bingo. Sa bingo, kapag hindi naman sunod-sunod yung pagkakatantos mo dun sa numbers, hindi ba? Pero kapag ka, example, nakakompleto ka na po, sabihin na nating punuan po yung game po ninyo sa bingo. So, kahit hindi sunod-sunod yung numbers, kahit di po sunod-sunod yung nakuha mong pagkakatantos mo dun sa punuan, panalo ka pa din kapag ka nakompleto mo po yung cards mo. Okay? Then, you are picking 3 flavors of ice cream. Ang gusto mo, cheese. Pangalawa, ube. Tapos, ang gusto mo naman dun sa isa, buko. So, tatlong flavors po yung nando dun sa ice cream mo. Parehas lang yun na nauuna yung buko. Pangalawa yung cheese. Tapos, ube. Okay po? So, yung kasunod na lesson, next na po yan.